Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kaniyang kalikasan, ngunit na pagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material at malayang magparoot parito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupi. Ang karunungan ay mapagkawang gawa. Mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa. Makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian, kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay, at bagamat siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal, at ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nahahalinhinan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya'y abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narinig natin ngayon ang mga katangian ng karunungan. Ang lahat ng kabutihan ay nasa Kanya sapagkat ang karunungan ay tilamsik ng kapangyarihan at katangian ng Diyos. Kaya ito ay malinis, mabait, matatag, nakikita ang lahat, makapangyarihan, dalisay, at lahat-lahat ng katangian. Pinamamahalaan niya ng maayos ang lahat ng bagay. Kaya sana hangarin natin ang karunungan ng Diyos at pagsikapan natin itong kamtin. Maihahambing natin ang karunungan sa kabanalan. Kapag ang isang tao ay banal, nasa kanya na ang mabubuting katangian at mabubuting asal. Hindi maaaring banal ang tao na kahit na siya ay matulungin at palaging nagdadasal, maggaspang naman ang ugali o sinungaling. Hindi maaaring banal ang isang tao na masipag nga at matatag, pero madumi naman ang isip o sakim. Ang pagiging malapit sa Diyos ay nagdadala ng lahat ng mabubuting asal.
kanyan din ang karunungan. Ang karunungan, kahit na ito ay bunga ng karanasan, ito ay isang biyaya din ng Diyos. Pinagsisikapan natin itong mata mo, pero hinihili natin ito sa Diyos. Napakahalaga ito, at ito ay mahalaga pa kaysa anong pilak o ginto sa mundo. Pero ang karunungan ay hindi lang natin hinahanap at hinihingi. Ito'y naghahanap din sa atin. Ang karunungan ay naghahanap ng mga puso na pananahanan niya. Kapag tayo ay may kahandaan na tumanggap sa Kanya, dumadating siya sa atin. Hangarin natin siya at siya'y mananahan sa atin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.